Good morning again. So our topic for today is about module 4C, which is determining the sum of the terms of a finite geometric sequence. So ngayon, unahin muna natin ang finite geometric sequence. Ibig sabihin ng finite, so meron tayong last term. So ang objective natin today is to determine the sum of the terms of a given finite geometric sequence. So let's proceed sa ating let's review. So as I recall, geometric sequence is defined as an ordered list of numbers in which each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero. So take note of this one. So non-zero. So bawal talaga pag geometric sequence ng ating common ratio ay zero. Kasi hindi na siya geometric, hindi siya magkaroon ng geometric progression. So ang tawag natin doon ay common ratio. So, it is also known as geometric progression, as I said. So, can you tell me if the following sequences below are geometric? So, 1 half, 1 fourth, plus 1 eighth, plus 1 over 16, 1 over 32. So, paano natin malaman kung geometric yan? So, again, dapat pare-pareho sila ng common ratio. So, 1 fourth divide by 1 half. So, gamitin ulit natin ang KCF o keep change feet. So 1/4 times 2 over 1. So numerator by numerator, so that is 2, and then 4 times 1 is 4. So ano lang natin simplify, so we have 1/2. So tingnan natin kung 1/2 din to. Kung pare-pareho yung 1/2, ibig sabihin this is a geometric sequence. So gamitin natin itong dalawa. 1/8 divide by 1/4. So by KCF, 1/8 times 4 over 1. So we have 4 over 8. So the lowest term natin yan, that is 1/2. Kaya 1/2. Kung napansin nyo, pareho siya. So tingnan natin yung last. Tingnan natin kung 1/2 din ba. Kasi baka pag dito pareho, baka pagdating naman dito magkaiba. So, dapat yan pare-pareho, as I said. So, lahat yan pare-pareho sila ng common ratio. So, 1 over 32 divide by, so, ano ang preceding term niya? 1 over 16. 1 over 16. And then, by KCF, keep. So, i-keep natin ito. 1 over 32 times, change natin ang division, maging multiplication na siya, and then flip. I-flip natin ito, so that is 16 over 1. So that will become 1 times 16 is 16, and then 32 times 1 is 32. Then, lowest term natin yan, same as 1/2. So since pare-pareho silang 1/2, therefore, this is a geometric sequence. At ang kanyang common ratio is 1/2. How about this one? Negative 3 divide by 3. So negative 3 divide by 3 is negative 1. So how about this one? 3 divide by negative 3 is negative 1. Negative 3 divide by 3 is negative 1. So kung mapansin natin, pare-pareho silang negative 1. So therefore, this is also a geometric sequence. How about this one? 8 divide by 1. So that is equal to 8. So how about the third and the second? So 27 divide by 8. So kung ano yan, hindi siya equal to 8. Diba? So hindi siya 8. Not equal to 8 yan. So since hindi siya equal to 8, therefore this is not a geometric sequence. So now, how about number 4? 20 over 40. So lowest term lang natin yan. So that is 1/2. How about this one? 10 over 20. So lowest term, that is 1/2. And then, punta tayo dito. Pwede ka namang mag-jump sa dulo. So 5 over 2 and then divide by 5.
Then by KCF, again, pag, may, pag wala kang makita ang denominator, may 1 tayo dyan. By KCF, we have 5 over 2, keep, change, flip. Okay, pwede natin i-cancel out yan. So, tandaan, pag-canceled out, hindi po yan 0. So, pag nag-cancellation process tayo, automatic yan, magiging 1 yan. Kasi 5 divided by 5, kasi numerator divided by denominator, magiging 1 yan. Diba? So, 1 times 1 is equal to 1, and then 2 times 1 is 2. So, 1 half, 1 half, and 1 half. So, therefore, this is a geometric sequence. So, ganun lang, para malaman kung geometric siya or not. Okay. Now, let's study. So, what is a geometric series? So, punta na tayo sa geometric series. Kung ang arithmetic series ay ang sum ng mga terms ng arithmetic sequence, ngayon naman, ang geometric series is the sum of the terms of geometric sequence written as a string of terms connected by addition signs and subtraction signs if necessary. So, bakit siya nagkaroon ng subtraction? Kasi pwedeng mag-alternate yung kanyang sign. So, pag na-alternate ang kanyang sign, magkakaroon siya ng negative sign. Hindi siya kagaya nung arithmetic na puro lang siya plus. Nag-gets ba? Okay. So, the example, the terms 2 plus 3 plus 9 over 2 plus 7 over 4 form a finite geometric series. So, bakit siya natawag na finite geometric series? Kasi meron siyang first term at meron siyang last term. Ang last term natin is 27 over 4. So, that is the fourth term. At ang kanyang common ratio is 3 over 2. Paano ko ang 3 over 2? Kasi 3, so that is, sulat lang natin yan, 3, and then divide siya sa 2. Yan. Kaya siya naging 3 over 2. Nag-gets ba? So, ganun ang pagkuha ng common ratio. So, pabalik ang kanyang pag-divide. So, the following are several geometric series with different common ratios. So, the behavior of the terms depends on the common ratio R. So, ito na. So, 4 plus 40 plus 400 plus 4,000 has the common ratio of 10. So, bakit siya naging 10 ang common ratio? Kasi 40 divided by 4 is 4. 10 rather. Then, 400 divide by 40 is 10. And then, 4,000 divide by 400 is 10. So, ang ating common ratio ay 10. How about this one? 3 divide by 3 is 1. 3 divide by 3 is 1. 3 divide by 3 is 1. So, ang common ratio niya is 1. Pero, pag nag-alternate ang kanyang sign, alam na. So, we have the common ratio is equal to negative 1. So, pag nag-alternate ang sign, pag pare-parehong number, 1 siya, pero negative. Pero pag yan ay magka-alternate siya, pero magkaiba ang mga numbers niya, negative siya, pero ang ating number is greater than 1. So, ganun lang. So, the value of R provides information about the nature of the series. So, if R is between negative 1 and positive 1, the terms of the series become smaller and smaller, approaching 0 in the limit. And the series converges to a sum. So, if R is greater than 1 or less than or negative 1, the terms of the series become larger and larger in magnitude. So, palaki siya ng palaki. So, paano ba ibig sabihin yan? Pag ang ating R daw o common ratio ay nasa pagitan ng negative 1 at 1. So, isulat natin yan dito. Kung ito ang ating negative 1 at ito ang ating 1, so, pag ang ating common ratio ay nandito, so, nandito lang siya sa part na to. So, paliit lang siya ng paliit ang ating approaching to 0 ang kanyang limit. So, paliit siya ng paliit. Pero, pag ang R is greater than 1, pag nandito naman ang ating common ratio, or pag nandito ang ating common ratio, so, pag mas malaki sa R at maliit sa negative 1, palaki naman siya ng palaki. So, pag nandito sa gitna, paliit ng paliit. Pag nandito sa palabas, palaki siya ng palaki. Pero pag ang R naman natin is equal to 1, all of the terms of the series are the same. So, the series diverges. So, ganun ibig sabihin yan. Okay? So, now, remember, how do we get the sum of the terms of a given finite geometric sequence? So, if the sequence has a definite number of terms,
The formula to get the sum is this one. So, meron tayong dalawang formula. So, makukuha natin ang kanyang geometric series. Okay. But take note, again, this is a finite geometric sequence. So, tandaan itong ating formula. So, itong ating formula na una, ito, itong una na ito, ay gagamitin lamang natin pag walang last term. Given lamang dito ang first term at ang common ratio. Ito naman ang gagamitin natin pag ang given natin na makikita ay meron tayong first term, may common ratio, at meron tayong last term. Okay? So, ganun lang. The sum of the finite geometric sequence in relation to the value of the common ratio R, so ito ng ating pinaka tandaan, pag ang ating R is not equal to 1, so sabihin, pag hindi siya equal to 1, dalawa ang ating formula. So again, ito ang ating gagamitin pag walang last term. Ito naman pag mayroong last term na given. And then, pag ang ating R is equal to 1, so ang ating common ratio ay equal to 1, ito lang yung formula natin. So we have to multiply N by the first term. So multiply lang natin yan. So mamaya magbigay tayo ng mga example. Pero, pag ang ating R naman is negative 1, so again, so itong tandaan natin, pag ang R natin is negative 1, the sum of geometric series simplifies to, so 0 ang ating sum pag ang number of terms is even. And, pag ang ating number of terms naman is odd, diretso ang ating sagot ay first term. Okay, so example, magbigay tayo ng example dito sa dalawa. So, dito muna tayo sa dalawang ito para makita natin bakit siya 0 at bakit first term kaagad. Kapag ang ating common ratio ay negative 1. So, halimbawa, 3, negative 3, and 3, negative 3. So, yan ating geometric sequence. So, ang ating common ratio is negative 3 divided by 3 is negative 1. And then, 3 divided by negative 3 is negative 1. So, ang ating common ratio is negative 1. Pero bilangin mo, ilan ang terms? 1, 2, 3, 4. So, kung mapansin natin, ang ating terms ay even. So, pag even, automatic yan 0. Bakit 0? Kasi 3 minus 3, 0. 3 minus 3, 0. Kaya ang sagot natin ay 0. So, ganun lang. Pero, pag ang ating, for example, 3, and then negative 3, and then 3, so kung ang add naman siya, halimbawa, ang add, example of add is tatlong terms lang, so bakit siya first term ang ating sagot? Kasi, negative 3 plus 3, so i-cancel lang natin to, so that is 0, so 0 na to, wala na to, so 3 minus 3, so 0 na yan. So, ang sagot natin is the first term. Kaya siya naging first term ang ating sagot. Kung ano lang yung ating first term. Nagets? Kung ating first term ay negative, so, yun din ang ating sagot. Nagets ba? Okay, para mas lalong maintindihan, meron tayong examples dito. So, find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence in which a sub 1 is... Wait lang na. Nasaan ba yung aking find the sum of the first 5 terms of a geometric sequence in which ang ating first term ay 3 at ang ating common ratio is negative 2. Kung mapansin natin, ang gagamitin natin yung formula dito is yung first formula. Bakit? Kasi walang sinabi na last term. Wala siyang given na last term. Sinabi lang dito na first 5 terms. Pero hindi niya sinabi kung ano yung panglimang term. So, hindi niya sinabi kung ano yung term na yon. So, gamitin natin yung isang formula. So, ang ating formula na gagamitin dito, so we have our given a sub 1 is equal to 3, that is the first term, at ang ating common ratio is negative 2, at ang ating n is equal to 5. Kasi, first 5 terms. So, this is our N. Kung ilang terms. So, now, gamitin natin yung unang formula. So, S
sub n. So again, pag series na, s na siya, hindi na siya a. So yan ang pagkakaiba ng a at sa s. Pag s, that is series, sum na siya. Is equal to the first term, a sub 1 times 1 minus r raised to n all over 1 minus r, wherein ang ating r dapat is not equal to 1. Bakit? Kasi pag ang ating r ay 1, kung ang r daw natin ay 1, 1 minus 1 is 0. So, magiging ano na to? Maging, ano tawag nun? Undefined. Maging undefined yung ating sum. Kaya dapat ang ating r is not equal to 1. Okay? So, substitute lang natin sa formula. So, s sub 5, because that is the sum of the first 5 terms. So, ating first term ay 3 times 1 minus ang ating r is negative 2. Ang ating n ay 5. And then, 1 minus negative 2. Okay? So now, simplify natin. So you have 3. So ilagay natin to bracket. I-bracket natin ito. Bakit nga ba anong pagkakaiba ng bracket sa parenthesis? Pag meron kang parenthesis, ito i-bracket natin ito. So ganun lang, ibig sabihin yun. Kamali lang ako. Okay. So 3, and then we have, unahin muna natin itong may exponent. So 1 minus, what is negative 2 raised to 5? So ginawa na natin sa calculator yan. So 5 beses mamultiply natin ang negative 2. So negative 2 raised to 5, so that is negative 2 raised to 5, that is equal to negative 32. So this is negative 32. So mine negative 32. And then 1. So negative and negative becomes positive. So 1 maging plus 2 na siya. Okay? And then we have 3. 1 and negative becomes positive. So 1 plus 32. And then over 3. Kung mapansin natin, pwede natin i-cancel out ito. So therefore, ang ating sum ng first 5 terms is 1 plus 32. So the answer is 33. So that's our answer. Kasi pwede na natin i-cancel out yan. Okay? Pag hindi siya kayang i-cancel out, i-multiply lang natin yan. Multiply lang natin yan, then saka natin i-divide by 3. Okay, puta tayo sa number 2. So, find the sum of the finite geometric sequence for which a sub 1 is equal to 48, a sub n is equal to 3, and ang r natin is negative 1/2. So, kung napansin natin dito, given na ang ating last term, kasi ang last term na natin is 3, kasi meron tayong a sub n. So, now, ano ang gagamitin natin yung formula? Gamitin natin yung pangalawang formula. So, we have the given. Sulat mo natin ang given. So, a sub 1 is 48. Ang ating a sub n is 3. At ang ating common ratio is negative 1/2. So, again, gamitin natin yung pangalawang formula. So, ang ating s sub n, kasi hindi naman natin, hindi natin alam kung pang ilan yung ating n, kaya n lang siya. Hindi kagaya dito na sinabi na first 5 terms. But this is a finite geometric sequence kasi meron siyang last term. Okay. We have the formula a sub 1 minus a sub n times r all over 1 minus r, wherein ang ating r should not equal to 1. Kasi pag 1 ulit, sinabi ko kanina, pag ang r natin ay 1, maging undefined ang ating answer or yung sum natin. So now,
substitute lang natin sa ating formula ang mga given. So, ang a sub 1 natin is 48 minus ang ating a sub n is 3 times ang ating common ratio is negative 1/2. And then, 1 minus negative 1/2. So, it will become 48, and then negative, and negative becomes positive, and then 3 times 1 is 3 over 2. Then ito naman sa ating denominator, 1 plus na siya kasi negative, plus 1/2. So simplify lang natin yan. So kunin lang natin ang kanyang kanyang improper fraction. So 2 times 48, so 2 times 48 is 96. So 96 plus 3 is 99. So ganoon lang ha. So 2 times 48 is 96 plus 3, so that is 99, and then copy the denominator 2. So ganoon din dito. So we have 2 times 1 is 2 plus 1 is 3, and then copy the denominator 2. Okay. So now, by KCF, so kagaya ng itong ginawa natin, KCF again, so 99 over 2, and then times 2 over 3. So pwede natin i-cancel out na ang 2. So 99, so that will become, so again, pag-cancel out, 1 na yan. So 99 times 1 is 99, and then divide by 3. So the answer is, ang ating S sub N is equal to 33. Okay? Now, punta tayo sa ating next example. Example number 3. What is the sum of the first 10 terms of 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2? And so on. So, meron naman siyang sinabi na 10 terms, so therefore, this is a finite geometric sequence. So, since 2 divided by 2, ang ating common ratio is 1, so sabi natin, pag ating common ratio is equal to 1, hindi natin gagamitin yung formula kanina kasi maging undefined yung ating ang ating sum. Paggamitin natin yung pag ang ating r ay 1, diretso na tayo sa ating sum. So, ganito lang yan. So, ang ating S sub 10 is equal to n times the first term. So, ganyan lang ang ating formula. So, ito yun ang ibig sabihin. Pag 1 siya. Pero, pag hindi siya 1, kagaya dito, pag hindi siya 1, kagaya nito is negative 2, at ito naman ay negative 1/2, hindi siya 1, therefore, gamitin natin ito. Depende lang yun kung anong gagamitin natin, kung given ba ang a sub n. Dito naman hindi siya given ng a sub n. Pero pag ang r natin is 1, exactly siya 1 talaga, ito lang ang ating gagamitin na formula. So therefore, ang ating s sub 10 is equal to ang n. Ilan ba ang n natin? So ang n natin is 10. At ang ating first term is 2. And then multiply lang natin yan. So 10 times 2 is 20. Then ating sum of first 10 terms is 20. Okay. So now, how about number 4? What is the sum of the first 10 terms of 2, negative 2? So, pag nag-alternate siya, alam na. So, we have the common ratio is equal to negative 1. So, dito naman sa number 5, ang ating common ratio is negative 1. Pero ang tanong, so pag negative 1 ang ating common ratio, ilan ang terms? So, pag ang ating terms ay even, so pag even siya, automatic ang ating S sub 10 is equal to 0. Kasi, cross out. So, walang matitira dyan. Kaya the answer is 0. Pero, pag ang ating terms ay add, automatic yan, ang ating S sub 11 is equal to the first term. What is our first term? 2.
kasi cross out, cross out, and so on, kung ano pa yan. So, ang ating answer is 2, kasi yan ang ating first term. Pero pag ating first term ay negative, negative din yan. So, ganun lang class. Okay? Let's proceed sa ating let's practice. Bye-bye for now.